Ituloy na po natin ang good vibes, mga kapuso. Patuloy na ipinapanalangin po ng mga deboto sa Quiapo ngayong Biyernes na sana ngay malapit na ang pagtatapos ng pandemya. Kaya live po mula naman sa Quiapo, Maynila, may unang balita si Darlene Kay. Darlene, good morning! Good morning, Connie. Marami ng deboto nang dito sa Quiapo Church para magsimba ngayong umaga. Bukod doon sa mga nasa loob ng simbahan, may pila na rin dito sa labas. Iisang panalangin ng mga debotong nakausap namin dito sa Quiapo Church. Sana raw ay matapos na ang pandemya. Bago pa magsimula ang unang misa kaninang alas 4 ng madaling araw, maraming deboto na ang nagpunta rito. Sa ilalim ng Alert Level 2, kalahati ng maximum capacity ang pwede sa loob ng simbahan. Bago pumasok sa loob ng Quiapo Church, sinisiguro munang nakasuot ng face mask ang mga deboto. Sinasanitize din ang kanilang mga kamay at binibigyan ng contact tracing form. Siguro rin may physical distancing sa loob ng simbahan. Si Roland, isa sa mga debotong nakausap namin, ilang dekada ng deboto ng Puong Nazareno. Tuwing Biyernes, nagbibisikleta siya galing pa sa Imus, Cavite, papunta rito sa Quiapo. Ito raw ang kanyang sakripisyo at kontribusyon sa kanyang pananampalataya. Linggo-linggo rin kung magsimba si Lucena at kanyang asawa na galing pa sa Caloocan City. Pakinggan natin sila. Matagal na po ako rito, mas mahalaga sa akin yung napupuntahan ko ang iglesia ng Diyos. Para sa akin po, malaking kaibahan sa online. Kasi po ako, nagsasakripisyo ko. Pinagdadasal ko po ang itong pandemic na to ay siya lang naman makakagamot dyan. Wala na pong iba. Sana nga makasurvive kami sa crisis ngayon. Tsaka yung mga sakit. Yung crisis nga ngayon, daming problema. Tapos yung negosyo, humihina. Yun lang. Pagdasal ko nga sana, bumalik sa normal ang lahat. Kasi crisis talaga eh. Mga kapuso, katulad ng nakikita nyo rito sa labas ng simbahan sa bahagi ng Caryedo, may pila na ng mga deboto na naghihintay makapasok sa simbahan para sa susunod na misa, yung 7 a.m. mass. Pero may Ios del Nazareno naman dito na nagbabantay para siguruhin meron pa ring physical distancing at nasusunod ang iba pang health protocols. Yan ang unang balita dito sa Maynila. Ako po si Darlene Kay, buong puso para sa Pilipino. Kapuso, mauuna ka sa mga balita. Panoorin lamang ang unang balita sa Unang Hirit at iba pang award-winning newscast sa youtube.com/GMA News. I-click lamang ang subscribe button. Sa mga kapuso abroad, maaari kaming masubaybayan sa GMA Pinoy TV at www.gmanews.tv.